to her, please, Mr. Sun. I'm trying. Kumusta po? Maligayang panunod sa aking channel at ito ay ang binagong ika-13 na yugto ng ating serye sa pagbisita sa mga libingan ng sikat. Sa yugtong ito, tayo bumalik sa Loyola Memorial Park sa Marikina upang maghanap ng mga kilalang individual at mga dating sikat na mga artista na nakalibing dito sa bahaging ito ng Metro Manila. Halika at sumama kayo para muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling hantungan ng veteranong aktor at direktor sa loob ng mahigit na 40 taon magmula pa noong unang bahagi ng 1950s. Matatagpuan sa kanlurang bahagi ng sementeryo sa Promenade of Devotion ang huling hantungan ng yumaong veteranong aktor na si Amado Cortez. Amado Cortez o Arsenio Ruiz Padilla sa tunay na buhay ay isinilang noong Disyembre 1927 sa Manila. Siya ay isang veteranong aktor, direktor at manunulat sa pelikula at maalala sa kanyang pagganap sa mga natatanging pelikula noong 1950s hanggang 1990s kasama ang mga bida sa pelikula tulad ni Fernando Poe Jr., Philip Salvador, Robin Padilla at marami pang iba. Si Cortez ay kabilang sa angka ng mga Padilla tulad ng kanyang mga kapatid na sina Carlos Padilla Sr. na aktor sa pelikula, Jose Padilla Jr. na aktor din sa pelikula, Roy Padilla na isang politiko sa isang probinsya sa Bicol, Pilar Padilla na dating aktres, Consuelo Padilla na dating direktor sa pelikula. Si Cortez ay pangalawang asawa ng maagang nabalo na reyna ng pelikulang Bisaya na si Gloria Sevilla. Si Cortez ay lumabas sa 114 na mga pelikula bilang aktor, 3 bilang direktor, 2 bilang manunulat at 2 bilang producer mula 1951 hanggang 1998. Si Cortez ay unang lumabas sa pelikula noong 1951 na Anak ng Pulubi na pinagbidahan ni Mila Del Sol, Jaime de la Rosa at Evelyn Villar. Ang ilan pa sa kanyang mga pelikula ay ang 1951 Nasaan Ka Gilio na pinagbidahan ni Mario Montenegro at Tessie Quintana. Totoo ba silang magkasintahan? Ang totoo po nun eh, may gusto si Daniel kay Teresita. Ngunit hindi ko po lamang matiyak sa inyo kung sila'y nagkakaibigan na. Palagay ko po eh, hindi pa. Eh, diyan pa kina Don Antonio. Eh, ano ba nangyayari? Ito at hindi ko makausap na mabuti. Alam mo, Daniel, magmula nang umalis si Teresita dito sa atin, magtatatlong linggo na ngayong inom ng alak si Don Antonio. At laging mainit ang ulo. 1952, Chaloleng na pinagbidahan ni na Armando Goyena at Tessie Quintana. Mabuti na yata ang kanilang takbo. Kaya nga, ayos na kanilang pag-uusap eh, walang duda yun. Ano? Nakakala mo kaya kumagat si Don Ramon sa parangang pinagagawa sa atin ni Claudio? Ewan ko, basta't sundin natin ang kanyang bilin, tapos. Oh yeah! Yeah! Handa ako, kahit ang oras. Kung ganun Don Ramon eh, ganito ang ating gawin. Tulungan ninyo kami, at tutulungan din namin kayo. Magaling! Bukas, gusto sana namin maisama sila si Dada Trati. Kaya nga ho, ibig namin silang maisama sa basketball. Ah, basketball! Mahilig ka po yan. Iimbitahan kong inyong Chaloleng. Salamat po. Nasya, dyan kayo ha. 1960, Gabi ng Lagim, ang pangalawang bahagi, kasama sina Dencio Padilla, Myrna Delgado at Shelito Legaspi. Talagang hindi ka mauna sa pagkain, ano? Pambayad niya yung mga lasa nito. Masarap-sarap. Lasang kwan. Lasang biko. Walang yaka, eh, biko na nga nilalamon mo eh. Alam mo ulit ang ibig niya sabihin. Eh, kulang pa raw sa kanya, dagdagan mo pa. Aba, oo, marami pa sa itaas. Kaya, nadinig mo. Marami pa raw sa itaas, pero alalay ka, biko yan. Baka mabulunan ka. Wala kang paniwala sa akin.
Siya yun lang ang kumahina. Sa tatay mo, malakas ako. Di sa kanya ka magregalo. Buisit naman. Maniwala kasi sinasabi ko. Pagyaman natin, kung saan mo gusto. Dali kita sa Europa, sa Amerika, sa Switzerland. At kung saan mo gusto, dadalhin kita. Sabihin mo lamang. At hindi lamang yan. Kukuha kita ng tagapag-alaga. 1978, mga mata ni Angelita na pinagbidahan ni Julie Vega kasama ang malalaking artista gaya ni na Fernando Poe Jr., Dolphy, Ramon Revilla at Joseph Strada. Hindi naman po ako kumukuha ng pagkain, di ba, Chong? Ano ka ba naman? Ha? Wala nang mapulot mo yung bulak na yan sa basurahan. Katakot-takot ang balas yung inabot sa buhay natin! Palayas mo yung bulak na yan. Kung hindi, akong lalayas! Blin! 1986, sobra na tama na Asyong Aksaya na pinagbidahan ni Chiquito. Eh, mangyari ho, may dala akong sulat para sa kanya, galing sa aking anak. At kung naalala ninyo, may nakuhang halagang 50 mil pesos ang aking kapatid na si Poldo sa inyong anak. May dala din ho kung checking ganong halaga bilang kabayaran noon. ...1997 ang probinsyano na pinagbidahan ni Fernando Poe Jr. kasama si Nadine Di Gagliardo at Amanda Page. Sir, hindi naman basketball ito eh. Ikaw na ang bahala. Humingi ka ng timeout. Sir, timeout? Sir, Ano ba yung pinag-usapan niyo, Dad? May freeze the ball at timeout pa akong narinig. Kami lang dalawa ni De Leon na nakakaalam nun. Dito na ang asawa ni Captain De Leon? Papasukin mo. Lily, baka hindi pa niya natatapos yung pinalalakad ko sa kanya. Alam mo, nagkaroon kasi ng importanteng misyon na inasahin ko sa kanya. Siguro, hindi pa niya natatapos. Ang uli niyang pagganap ay noong 1998 sa pelikulang Campus Scandal na pinagbidahan ni na Piel Morena, Patrick Guzman at Leo Rabago. Hindi ka na nasanay dyan sa anak mo. Talagang ganyan ang mga kabataan ngayon. Basta pat huwag niyang pababayaan ang pag-aaral niya. Walang problema. Umakyat ka na at nang makapagpahinga ka. Mamaya ng konti, papasok ka na naman sa eskwela. Okay. Bye, Mommy. Bye, Dad. Manong pabayaan mo na nga yung anak mo? Nag-aaral naman siya mabuti. Nakikita naman natin yung kanyang academic records. Dahil kung hindi siya gagraduate sa sarili nating eskolahan, laking kahihiyan. Noong 1999, si Cortez ay itinalaga ng dating Pangulong Joseph Estrada at naglingkod sa Konsulado ng Pilipinas sa Amerika hanggang taong 2001. Si Cortez ay pumanaw noong Marso 2003 sa edad na 75. Sa mga susunod na yugto, ipagpapatuloy natin ang pagbisita sa Cemetery del Norte sa Maynila at libingan ng mga bayani sa Taguig. Abangan sa channel na ito at magpo-post din kami ng iba pang mga video sa pagdalaw natin sa Loyola Memorial Park sa Parañaque at sa Marikina. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe kung gusto nyo ang channel na ito. Magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga namayapang sikat at iba pang personalidad.